Yon, oh. What's going on, mga ka-printer? This is Kuya Mo JJ, oh. So ako ulit ang solong-solong mag live stream ngayong gabi. Okay, so ngayon ay ituturo naman natin kung paano nga ba mag-layout gamit ang ating Photoshop sa paggawa ng spot color separation tutorial. Actually, ginagamit 'yan sa screen printing. Okay, so ituturo natin kung paano nga ba mag-layout, no, ng mga vector, mag-trace sa ating Photoshop. Okay, so basahin ko muna yung comment, no. So may nakita na akong comment ni Sir Al Negrete. Ayan. So magandang gabi, no. Sabi niya, Sir Al Negrete, good afternoon Kuya ko JJ. Nakikinig habang gumagawa ng wooden frame. Pa-shoutout po sa Print Ninjas ng Cavite. Okay, so shoutout po sa Print Ninjas. So sa mga taga Cavite at gusto niyong magpa-print ng screen printing, kontakin nyo lang po si Sir Al Negrete. Okay, so isa siya sa mga nag-i-screen print dyan sa lugar nyo. Ayan. Okay, so pwede na kagad tayong mag-start, no? Pero bago ang lahat, para sa mga naligaw dito sa ating live stream, huwag nyo pong kalimutang pa-subscribe po, pa-follow po ng ating Facebook page, no? Ni Uniprint para pag-alimbawa. Ah, Quezon City ba kayo, Sir Al? Ah, okay, Quezon City pala si Sir Al Negrete. Ayan. So, sa mga gustong manood palagi ng ating live stream ni Uniprint, papalo po ng ating Facebook page. Then, meron din po tayong mga replay sa ating YouTube channel. So, punta lang po kayo sa ating YouTube. Type nyo lang doon yung ating Uniprint PH. Then, paklik po ng ating subscribe button at yung ating notification bell. Okay, so nandiyan yung mga tutorial ng ating mga editing, tawag dito, Sign Master, Cameo, iba't ibang klase ng machine, pinakilala natin dyan, pati yung mga sub-pull subly, yan, so nandun lahat yung ating mga tutorial. Okay, so start na tayo, no, ng ating editing. Yun. Okay, so ang gagamitin po natin ay Photoshop. Yan. So, nasa Quezon City pala si Sir Al Negrete. Alam ko, nasa Cavite yan eh. Baka nalipat. Okay, so sabi naman ni Sir Stepmuel Victor Concepcion. Yan. So, good PM Sir JJ. Newbie po ako from Sambo City. Yun. So, sabi naman ni Ma'am Mira Miñano, Malabon po. Yan. So, Malabon daw. Okay, so sa mga branches po ha, medyo hindi po makaka-reply sa mga comment nyo dahil ako rin po yung nag-ooperate ng ating OBS ngayon, kaya di ko po makikita yung mga... So, pwede kayo lumipat dito sa pinaka-main para makita natin yung ating tawag dito, yung ating mga comment. Okay, so salamat po. Start na tayo. So, mag-new tayo ng file. So, kapag nagli-layout tayo, okay na siguro yung mga A4 size, no, na layout. So, A4 size, 300 reso, RGB. Okay? So... landscape natin. So, ang itsura ng ating layout ay ito na lang tungkol sa coronavirus. Hindi naman siya coronavirus. Tungkol na lang pala sa virus. Okay? So, try nating gayahin tong layout na to. Okay? So, ito yung ating i-relayout. Paano nga ba ginagawa yung mga ganyang klase ng layout? No? So, kasi kapag binigyan tayo ng file ni client, kadalasan, medyo malabo yung ating file na galing sa kanila. Kaya ang gagawin natin, palilinawin natin siya. Okay? So, okay. So, start na tayo. So, una natin gagawin, ilagay natin sa pinaka-sentro yung ating pinaka-layout. So, delete muna natin yung kanyang background gamit ang Magic Eraser tool. So, instant, tanggal yung kanyang background. So, kung mapapansin nyo, may mga part na nadamay sa pag-delete natin. Diba? So, para maiwasan yun, babaan natin yung tolerance. Try nating babaan. Gawin lang nating 5. Tapos, pag dinilit natin yan, may mapapansin nyo, hindi na nadama yung ibang part ng ating circle. Kaya lang, may mga naiwan naman. Yan o. So, siguro taasan pa natin yung tolerance. Mga 10? Yun. So, palagay ko okay na tayo sa 10. No? So ngayon, pag isesentro ko siya, control A lang tayo,
Tapos pindutin natin tong center. Tapos itong center sa taas. Okay. So nakagitna na yan ngayon. Tapos lalagyan ko na rin siya ng ruler. Para magkaroon tayo ng ruler, idrag lang natin yung nasa gilid na ruler. Tapos dito rin yung nasa taas. Yan. So ito na yung pinakasentro ng ating layout. So kapag wala kayong makitang ruler, control R lang, no? Para sa ating, para lumabas yung ating ruler. Yan. So unang-una natin gagawin, yung pinaka virus muna na kulay yellow-green. Okay, so itrace muna natin to. So paano nga ba natin maitetrace itong coronavirus na to? Coronavirus, itong virus na to. Okay, so una natin gawin yung mga bilog muna tayo. Yung mga bilog muna tayo. Okay, so yan. So iikot natin, no, yung ating mga bilog. Yan. Oops. Okay. Tapos yung maliliit naman. Yan. Yan, okay na ako dyan. So, gagawin natin, kukopyahin na lang natin yung ibang part. To. Okay, tapos itong susunod. Yan. So, ikot lang natin to. Tapos itong part na to. So, ano lang tayo, kumbaga, smooth lang, no? So, sa una, mapapaisip ka paano kung kaya sisimulan to. Pero kapag tagal, marirealize nyo rin na okay, alam ko na. So, dito ulit yung ating malaki. So, tiyagaan lang, no? Tiyagaan lang kapag ganito. Kasama yan sa binayaran ni client. So, magkano kaya singilan sa mga ganitong layout? Kadalasan pag ganitong color separation, 500 agad yung pinaka mababang singil. So, depende naman yan, no? Kung halimbawang talagang artist ka na professional, pwede kang maningil ng maganda, pero kung ikaw ay ordinaryong nilalang lang na tamang masaya na sa mga kita na sakto lang, pwede na sa 500. 500 pesos, no? Ang magpa-color set. Depende yan, ha? Depende yan. Kapag halimbawang ano ka lang, kasi kung yung mga ganitong layout, tinan mo, kutulad yan, gagawin ko siya. Wala pang isang oras, tatapusin natin to. Diba? So, kumbaga, yung 500, sulit na yun. Kasi, ala pang isang oras mo, tatapusin yung layout, di ba? Talo ka pa ba ron? 500, ala pang isang oras natin gagawin. Diba? So, kung limbawang di ka naman kontento sa 500, pwede tayong maningil ng 1K, 2K, no, basta willing naman magbayad si client. Iba nga, di ba? 150 lang mga nag-ano na eh. Mga nagre-react, no, sa presyo ng ating layout. Di ba? Naranasan ko 'yun, yung pag naningil ako ng 150 or 200, nagugulat sila. Napakamahal daw. So hindi na sila magre-reply noon. No, laging ganoon yung scenario eh. Pag sinabi mo yung presyo ng layout, bigla na silang hindi mag-re-reply. Sabihin ng tatanong ko muna sa client kung okay lang ba sa kanila yung ganong price. Okay? So, tuloy na natin. So, ang gagawin naman natin ngayon, itong mga yan. So, dito lang naman natin ilalagay yan. So, pento lang gamit natin. Yun. Pento.
Dapat matyaga ka sa ganito. Di kasi pwede yung malabong file kapag screen printing. Dapat matatalim yung layout mo dyan. Kasi madadama yung screen pag malabo. Malabo din yung magiging gawa mo. Okay. So, okay na. So, ang gagawin natin, lalabuan natin yung opacity dito sa ating layer para makita natin yung korte. Yan. So, gamit tayo ng convert point tool para mai-pwesto natin na maganda yung ating mga point. Yan. Yan, yung mga point natin. Yun o. Magandang gabi sa 107 natin na viewers ngayon. Ayos ah. Dumami tayo. Yun. So, ang gamit kong Photoshop para sa mga magtatanong ay Photoshop CC 2018. So, wala namang kaso kahit naka CS3 ka pa. Pareho lang din ang output nun, no? Yan. So, tsaka natin siya i-bend ngayon isa-isa. Okay. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos ito namang kabila. Tapos ito rin. Yan. So, feeling ko wala to sa gitna. Yan. Dito naman. Yan. Dito rin. Yun o. Okay. Mm-hmm. Si Sir Marvin. Nanonood pala si Sir Marvin, no? Mm-hmm. Gandang gabi, Sir Marvin. Operiano. Yan, sila Sir Marvin, isa sa mga ano yan. Isa sa mga may malalaking printingan dito sa Quezon City. Yan, kung meron talaga kayong mga tanggap na libo-libo, daan-libo, isa yan sa mga gumagawa ng mga libo-libong mga t-shirt dito sa Quezon City. Yun. Diba? Sa unang tingin, medyo komplikado, pero kapag alam mo na yung diskarte, ganun lang pala gagawin doon. Nagmumukha na palang virus yung ating layout. So yung iba, may iba't iba kasing paraan pagdating sa pag-i-edit. Baka yung iba, mas madali yung paraan nila. So pa yung paraan ko naman, ito yung gamit natin. Okay, so ito na yung ating virus. Ngayon, pagsamahin naman natin yung mga bilog-bilog na ginawa natin at yung ating pinaka katawan. So, select natin lahat yan. Gamit tayo ng shape para ma-select lahat yung layer dito sa gilid. No? Tapos, right-click, merge shape. Yan. So, ito na yung ating kabuuan. So, bubutasin naman natin ngayon yung ating pinaka virus. So, hide lang natin yan. Maglagay tayo ng bilog. Bilog. Dito, bilog. Bilog. Ilog dito. Ilog dito. So, para sa perfect circle, gagamit tayo ng shape. Okay? So, pag nagawa na natin yung bilog na marami, i-merge natin silang lahat. Palitan natin ang kulay yellow-green. Andito pala sa kabila. Kaya pala hinahanap ko. Yan. Palitan natin siya ng kulay yellow-green. Tapos, ito naman ay kulay black. So, ang gagawin natin, bubutasin natin yung black gamit yung mga yellow-green na bilog. So, ang gagawin natin, iseselect natin yung dalawang layer na yan. Tapos, punta tayo sa layer. Combine shape, tapos subtract shape. Yon. So, ang mangyayari, mabubutas, no? Nakita nyo? Nabutas yung ating layout. So, kaya lang, kung mapapansin natin, kapag ginamit natin yung path selection tool, may mga dugtungan tayo dito na gusto nating maalis. So, paano natin siya alisin? So, kagaya ng ginawa natin kagabi. Punta tayo dito sa taas. Pindutin natin yung merge shape components para mawala yung mga dugtungan na fat. Yun. So, nakita nyo nawala nung pinindot natin. So, naging malinis na yung ating layout. Okay? So, meron na tayong virus, no, sa gitna. Yan. So, tuloy tayo. So, save muna natin. Baka mamaya biglang mamatay yung ating Photoshop. So, virus.
Ugaliin natin yan, ha? Kasi delikado. No, lalo kung nagmamadali tayo, tapos mapipilitan tayong umulit mula sa umpisa. So, yung pangalawang bilog natin. Yan. Okay. Tapos, putasin natin yung loob, no? Labuan natin ng konti para makita natin yung ating layout. So, Control J para duplicate yung bilog. Tapos, ipasok natin yung isang bilog sa gitna. So, palitan ulit natin to ng kulay blue, yung nasa loob. Tapos, palitan naman natin. So, yan na yung itsura niya. Yan. So, bubutasin ulit natin yung green. So, select ulit natin yung dalawang layer. Tapos, layer, combine shape, subtract. Yan. So, nakita nyo, naging butas na yung ating bilog. So, ang kailangan na lang natin ay yung linya sa gitna, no, na patagilid. Yan. So, gawa tayo ng rectangle. Yan. Tapos, i-rotate natin yan ng 45 degree. Yan, no. So, kung gusto nyo ma-perfect ang 45 degree, kailangan nakapindot kayo sa ship. Okay, sa ship. So, magandang gabi kay Kuya ko, Junel. Babalik ka pa ba? Babalik ka pa ba, Kuya Junel? Mukhang nasarap ka ng lib. Okay. So, ayan yung ating yung 45 degree natin na guhit, no? So, perfect 45 degree yan kasi naggumamit tayo ng shape nung tinabingi natin siya, no? So, ngayon, i-merge natin yung dalawa na to. Itong guhit at saka yung bilog sa gilid. So, i-merge natin sila. So, right-click, merge shape. Ngayon, pag ginamit ulit natin yung path selection tool, meron na naman tayong dugtungan dito sa part na to. So, kailangan nating tanggalin yung part na yan, yung, ayan, yung point na yan sa loob. So, syempre, pindutin natin sa taas, gamitin ulit natin yung merge shape components. Yun. So, makita nyo, wala na siyang guhit dyan. So, malinis na yung ating layout. Yan. So, ngayon, lalagyan ulit natin siya ng bilog para dito naman sa gilid. Okay? So, magandang gabi kay Sir Patrick Jordan Jimenez na kani-kanina lang magkasama pa tayo. Kay Sir Angelo Evia. Magandang gabi sa inyo. Kay Sir... Yun, yun lang pala. Ang tumal ng comment, ha? Nakatutok, ha? Okay, so gawa ulit tayo ng bilog para sa malaki. No, yung pinaka kabuuan niya. Yan. So, igitna natin to. Kailangan sentro. Para ma-centro to, Control A, center, at center dito sa taas. So, Control D tayo para mawala yung ating selection. So, liitan natin siya ng konti. Yun. So, kukunin natin yung pagka-gray nito. So, color picker tayo. Yeah. So, kung pag tinanggal ko yung ating ano, yan yung kanyang kulay. Parang medyo iba yung kulay niya. Pero sakto lang. Medyo malabo kasi yung ano eh. Siguro dito sa part na to. Yan, mga ganyan. Yun oh. So, gawa rin tayo ng isa pang bilog para naman sa puti. So, Control J natin yung malaking bilog tapos liitan natin yung isa. Para naman to sa kulay puti. Yun. Para makuha na natin yung ating layout. Yun oh. So, malaki pa yung puti ko. Liitan pa natin. Yan. Yun. Hindi na lang. Lakihan pa natin ng konti. Yan. Okay, ngayon, paano tayo ngayon magta-type ng text na pabilog? Okay? Paano tayo magta-type ng text na pabilog? So, kanina tinuro ko na yan sa ating webinar, ano? So, syempre, puntahan natin yung bilog natin na shape. Yan, o. Tapos, i-center natin tong text. Dapat naka-center tayo dito sa taas. Kapag itinapat natin yung ating cursor dito sa guhit, may lalabas na parang letter S dun sa ating cursor. So, ibig sabihin, pwede na tayong mag-type dun. So, click natin yon. I-type natin. Ano yung nakalagay? Kalimutan kayo nakalagay.
antibacterial. Okay, so ulitin natin. Yan. So, antibacterial. So, caps lock tayo. Antibacterial. So, wala pala tayong space. Yan. So, lakihan natin yung ating font. So, pabilog yan, syempre, yung lalabas. Diba? Okay, so anong font kaya yon? Siguro Century Gothic. Century Gothic bold. Tapos ito ay Century Gothic lang, hindi siya bold. Sana nga pareho. Ay, hindi. No, hindi siya magkamukha ng font. So, try lang natin yung Futura, kung di ako nagkakamali. Ay, hindi rin sila magkamukha. Anong font ba to? Kalimutan ko kung anong font to. Ah. So, gamit na lang tayo ng kamukha niya. Okay lang po. Para hindi na tayo magtagal. Kasi isang oras lang meron tayo. Eh. So, Gotham ko na lang. So, Gotham bold ko na lang. Tapos ito ay Gotham. Gotham medium. Book. Yan. So, okay na ako dyan. Yun. So, kunin naman natin yung kulay, no? So, lakihan natin yung text. So, kailangan ko siguro itong labuan. Itong ating kopyahan. Tapos, ilalak ko siya. Yan. Yun. Tapos, liletan natin yung text. Yun. So, lumiliit na yung text natin, no? Tsaka yung spacing niya, dito naman natin siya matitimpla sa box nito sa taas. Nakalagay, toggle, the character and paragraph panels. So, dito yan. So, ito yung spacing ng text, yung may BA na rectangle. Yan. So, ito yung spacing niya. Yun. So, kailangan ko pala siyang i-atras, no? Yun. Okay na. Antibacterial. Okay. Tapos, ngayon, paano naman yung nasa ilalim, Kuya J? Paano natin mailalagay yung text na nasa ilalim? So, ganito gagawin natin. So, duplicate natin yung ating antibacterial. Control J. Tapos, gamit tayo ng path selection tool, yung nanditong pindutan sa gilid na kulay itim na arrow. Tapos, kapag itinapat ko yung ating cursor dito sa text, may ilalabas na dalawang arrow na magkabilaan. So, idadrag ko lang yung pababa. Tapos, iiikot ko yan dito sa ilalim. Yun. Ngayon, pwede ko na siyang i-adjust. Oops. Yan. Yun. So, retype natin. Kills 99.9% germs and bacteria. Ang galing ko mag-spelling. So, payatan natin to. Gawin nating book. Gotham book. Ayan. Gotham book tayo. Gotham. Tapos, liitan natin yung size ng ating text. Yun o. Yun o. Yun. Tapos yung spacing niya dito ulit sa ating. Yun. Yan. Okay na ako dito. Masaya na ako dito. Yun o. Okay. So tapos na ba tayo? Ito na ba yung ating layout? Check natin ha. Kung kompleto na tayo. So mukhang okay naman ha. Medyo na iba lang yung kulay. Pero halos nando na tayo. Okay, so ulitin ko ha, hindi ko lang kinuha yung sakto nating font kasi pag hinahanap ko pa yan ngayon, medyo hindi tayo maaabot sa alas 7. Okay, so yan. So shout out muna kay Sir Jam Niamda. Yan, kay Sir Jam, tapos kay Sir Patrick Jordan Jimenez, kay Sir Gerald Galemit, at kay Ma'am Labil Elor Bonita.
Tsaka shoutout din kay Sir Alvin Capistrano. Ngayon, isi-separate na natin to. Halimbawa, itatatak na natin to sa t-shirt. Paano natin siya ngayon i-edit? Okay, isi-separate na natin siya kada kulay. So, meron tayong, kung di ako nagkakamali, meron tayong apat na kulay dito sa ating layout. Okay? 99.9%. Tama ba ako? Oo nga, tama. Kala ko nagkamali ako. Yan. Okay? So, yung sa ilalim, mukhang ano lang, para siyang aerial lang, no? Aerial nga ba? Aerial nga ba yung text niya? Parang hindi eh. Baka nga aerial. Ah, hindi. Hindi siya aerial. Feeling ko ano to? Yung font na to. Helvetica. Helvetica? Ah, hindi rin. Kakaiba talaga. So, pwede na yan, sir. No? Pwede na yan. Yan. So, isi-separate na natin to. So, paano ba natin siya itatatak? Halimbawa, sa nagpipintura kasi, no, sa mga nagpipintura, hindi mo na kailangan butasin yung text na to. Pwede mo na kasing ipatong yung asul sa kulay na gray. Okay, so ulit, ayusin muna natin, no? Ang kailangan na na-size ng ating, ang kailangan size ng ating kliyente ay halimbawa 7 by 7 inches. So, paano ba natin siya mare-resize ng 7 by 7? Okay, so hindi pala natin siya mare-resize ng dito, no? So, kailangan natin siyang imano-mano. Ah, meron dito. Naghahang lang. Tama ba? Wala yung properties niya dito. Eh. Kailangan pa naman natin siyang i-resize ng 7 by 7. So, madali lang yan. Ang gawin lang natin, 7 inches by 7 inches na bilog. Yan. So, ang gagawin natin, igigitna lang natin yan. So, gitna, gitna. Yan. So, ngayon, kapag okay, nalagyan natin siya ng ruler. Yan. Ruler. Ruler dito sa gilid. Tapos, ruler din dito sa gilid. At saka ngayon natin lakihan yung ating layout ng 7 by 7. So, sakto na yan. Diba? Yan. Ngayon, sa mga nagtatatak, no, sa mga nagtatatak, kailangan natin gumawa ng registration mark. So dito tayo kukuha sa shape, no? Meron tayong registration mark dito, oh, yun, no? Yan. So gawin natin siyang black. Lagay tayo ng registration mark dito sa gilid. So ilabas natin yung kanyang background, yan, para mas makita natin lahat. So gawin natin siyang black. Ngayon, kung kailangan kong lagyan ng registration mark, kailangan apat, no? So, yung apat na yan, kailangan ko siyang ilagay sa kabilang side, pero dapat pantay na pantay. So, para mapantay siya, kailangan pindutin ko yung shift para hindi siya tumaas at bumaba. Pantay na pantay lang natin siyang malilipat. Ngayon, kailangan ko ulit ng dalawa sa baba. So, kailangan kong iselect ito at saka itong una gamit ang shift. Pag pindut ko dito, makikita nyo sa layer, dalawa na yung pindut natin. So, para ma-duplicate ulit. So, kailangan ko ulit pindutin yung shift para pag binaba natin yung dalawa nating registration mark, pantay na pantay pa rin sila. Okay. So, meron na tayong apat na registration mark. So, pwede na natin siyang i-color separate. No? So, sa screen printing po ito, ha, kung halimbawa hindi kayo familiar sa color separation, ganito yung diskarte nila. Okay. So, kagaya nito, yung ating layout, malamang ang unang ang huling ipapahid dito ay yung kulay asul. Yung kulay asul ang huling ipapahid. Okay, dahil siya yung pinaka nasa ibabaw. Okay? So, una nating ipapahid, syempre yung kulay gray. No? So, kailangan nating i-hide lahat ng blue natin. Pag samasamahin muna natin lahat ng blue natin. Yan. So, paano ba natin to mapagsasama-sama. Okay, so link muna natin yan. Yan. Tapos, i-hide din muna natin to. No? I-hide natin yung mga part na hindi naman talaga kasama. Yan. So, yung gray natin,
Yan. So, gagawin natin siyang black. Okay? Ito yung una nating pahid. Ito yung pinaka-pondo natin. Unang pahid sa ilalim. So, kailangan butas yung gitna. Hindi kasi natin pwede yung pagpatungin yung gray at yung puti kasi masyadong kakapal, no, sa ating damit kapag ganung magkapatong. Pero pwede. Ang iniiwasan lang natin, magreklamo si client na sobrang kapal naman ng pinturang ipinahid mo. 'Di ba? So ang gawin na lang natin, paghiwalayin natin ang pahid, yung puti at saka yung gray. Kumbaga hindi natin sila pagpapatungin. So i-save na natin 'to. So ito yung ating pinaka gray. So save natin ang JPEG, ang pangalan natin ay gray. So ang lagay natin ay virus gray para alam natin na 'yan, virus gray. So mali spelling ko ng gray, baka may pumuna. So save. So okay na. Ang susunod nating i-save ay yung kulay puti naman sa gitna. Ngayon ito yung puti natin sa gitna. Kapag naggumawa ka ng screen, no? Yung ipapahid natin na puti sa gitna, kailangan meron tayong pakain. Kasi mahirap silang mapagtapat ng 0-0. No, kailangan pag pumaling kasi tayo diyan, halata. So lagyan natin siya ng stroke kahit maliit. Okay, lalagyan natin siya ng stroke. Pakain ang tawag doon. So ina-apply yan ng mga nag-e-edit, no, ng mga tawag dito, mga ganitong color separation. Siguro mga 3. Okay na siguro to, 3. Okay na to para sa akin. So, gagawin natin black yan. So, may pakain tayo para maiwasan nating magkaroon o sumilip yung tela natin kapag nagpahid tayo. No? So, ang tawag dyan ay pakain. Okay. So, ngayon, hindi ko na bubutasin yung part na to. Kasi importante yung white mamaya para lumabas yung neon green natin. Okay? Manipis lang naman ang pahid ng neon green kaya okay lang na pagpatungin natin sila. So, save na natin to. So, ang kulay nito ay white. So, virus, white. Yun, virus white tayo. Yun. Yan. So, okay na yung white natin, no? Ngayon, si green naman, yun naman ang ipa-iyan natin, itatatak, no? So, gagawin natin siyang black. Ang problema dito kay green, meron tayo kasing guhit sa gitna. Yan. So, kailangan ko tong butasin para hindi maghalo yung asul at yung green mamaya kapag ipinahid natin. No? Kunwari lang, magpapahid tayo mamaya. So, kailangan kong butasin tong part na to. Halimbawa, ganito. Kailangan ko siyang ganyanin. Para pag pinahid natin yung asul, smooth lang. Okay? Walang sabit di tulad ng iba. Okay? So, pwede natin i-save yung yellow-green natin. So, virus, green. Tama? Yan. Tapos, yung atin namang isusunod ay yung pinakahuli. Yung ating pinaka blue. Ito yung pinakahuling pahid natin. So, itatago na natin yung ating virus. Nasaan na yung virus natin? Yun. So, gagawin natin black to, yung antibacterial. Tapos, ito ring bacteria sa baba. Gagawin natin black. Yan. Pero, itong nasa gitna, kailangan ulit natin ng pakain para hindi tayo lumis mamaya dun sa virus. So, lalagyan natin ulit ng stroke to, no? Yung ating blue. Lagyan natin siya ng pakain na. Yan, nakita nyo, lumaki siya ng konti. Yan. Siguro mga maliit lang to, mga 2. Yan, okay na tayo sa 2. Yan. So, ito naman yung pinakahuling pahid. Ito na yung virus blue. Yan. Hindi ko lang alam ha, kung tama yung ginagawa ko. Baka mamaya may nanonood na nag-i-screen printing. Medyo mapuna tayo. Pero palagay ko tama naman yan. Yun! So, kumpleto na yung apat natin na kulay. Ngayon, try natin kung sakto ba. No? Sakto ba yung gawa natin dun sa mga
nauna. So ilalagay natin yung una nating ginawa. Nasaan yung mga sinave natin? Ito. So ang sinave natin ay gray, green at saka white. So ipasok natin dito. Tingnan natin, no, labuan natin yung opacity kung sakto sila. Ayun, no. Yun, no. Yun. Yun. Kung mapapansin nyo, may pakain ako dito. No? Sa ating green. Yan, no? Para maiwasan natin yung pagkapaling. Yan, no? May pakain tayo. Kahit dito sa white, yan, no? May pakain tayo. Meron tayong pasobra para iwas tayo reject. Pag alimbawang pumaling yung ating screen, hindi naging nanginig tayo ng konti sa pagpahid, no? Hindi pa rin halata. No? Good pa rin yung pahid natin. No, may iwasan natin. Meron tayong pasobra dito sa pagitan ng white at gray. Meron din tayong pakain dito sa pagitan ng blue at green. Okay, nagets nyo po yung point ng ating color separation. So, ganun lang pala. Kasimple, mag-color separate, no, gamit ang ating Photoshop. So, pwede ka rin mag-color separate gamit ang AI. Pwede ka rin mag-color separate gamit naman ang Corel. Okay? So, any questions sa ating ginawang tutorial? No? So, ito yung ating mga iba't ibang kulay. No? So, yan. Ito. Okay. So, mabilis lang nating nagawa, no, yung ating design. At magandali lang natin siyang na-separate. So, shout out muna kay Sir King Mark San Juan. Yan. So, good evening po, Sir Gigi. Na-late po ako. Yan. So, okay lang, sir, no? Sabi naman ni Ma'am Lynn Vergara, galing nyo naman po. Dami ko po natututunan sa live nyo. Yun, maraming salamat din, Ma'am Lynn Vergara. Tapos, sabi naman ni Ma'am Sam, yun, no? Pa-shoutout, Sir JJ. Yun. At saka, nag-comment din si Sir Goodprint Bonifacio Arellano. Sabi niya, shoutout from Cebu, I'm Bonnie. Yun, magandang gabi rin, sir. Yan. Si Sir Gerald Galemit, pa-shoutout din po kay Rina Lois. More power, sir. Sabi naman ni watching KSA, sir. Yun, layo, no? From Saudi. Si Sir Jam. Okay, so nabasa ko na lahat yung ating comment. So, ganun lang po yung proseso ng ating color separation. Kapag spot color. Okay, iba kasi yung proseso kapag halimbawa may mukha na ng tao, no, may mga image na. Kasi yung ginawa natin ngayong logo ay solid lang na kulay. Okay, so ginawa na lang natin isang kulay yung blue. No? Kasi halos magkadikit naman sila ng pagka-blue. Pero kung halimbawa talagang maselan si client at gusto niya talaga magkaiba yung kulay ng dalawang blue, pwede naman. Walang problema. Yung iba, tinatakpan na lang to ng tape. No? Tinatakpan na lang to ng tape yung part ng kills 99% germs and bacteria. Tapos ipapahid na lang yung nasa ibabaw na blue. Ganun. Para mas tipid sa screen. Okay? Yung iba ha. Yung iba hindi ko sinasabi pong lahat. Okay? So, sana may napulot kayo kahit konti, no, sa ating mga technique kung paano tayo nag-layout ng ating color separation. Okay? So, wala po ba tayong mga katanungan? Sa ating ginawang editing? So, meron naman tayong replay. Kung halimbawa, hindi nyo nasundan, pwede nyo ulit-ulitin yan kahit araw-araw kasi nasa Facebook page naman yan ni Uniprint at i-upload din yan sa ating YouTube channel. Okay? So, sa mga naubusan muna, no, ng ating supply, yan. Ay, di pala ito na-save. Yan, so ako na lang iiwas. Sa mga naubusan ng supply, no, we accept order delivery shipping. Halimbawa, gusto nyo bumili ng mga pintura, meron na tayong meron na tayong mga tao dito, pwede na tayong mag-deliver ng mga makina kahit nasa Mindanao ka pa. Okay, so we accept order for delivery shipping gamit ang ating Lalamove, Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo.
Yan. So may mga nagtatanong kasi, sir, nagde-deliver po ba kayo papuntang Tuguegarao? Yan mga ganyan. So pwede. No, pwede tayo mag AP cargo, bus, yan, terminal, pwede yan. No, gagawa tayo ng paraan para makarating sa inyo yung mga makinang gusto nyong mabili. Okay? So pagdating naman sa pagbabayad, meron din tayong online banking kagaya ni mobile banking pala. No, so Metrobank, BDO, BPI, GCash. At kung wala naman tayong mobile banking, meron naman tayong Cebuana Pera Padala, Palawan Express, M. Luwelier, EasyPay at yung ating bayad center. At kung halimbawa namang meron na rin tayong online payment, no, gamit ang ating Visa Mastercard. O order lang kayo pag halimbawang PM lang kayo sa ating Uniprint Facebook page kung halimbawa may mga order kayo. So maglalabas na si Uniprint ang water-based ink. Okay, water-based ink. No? So meron tayong Plastisol, meron na rin tayong water-based. So meron ka ng option. No, kung halimbawa nahihirapan ka sa Plastisol, pwede kang gumamit ng aming water-based. So magkaiba kasi 'yan, no? Yung isa kasi yung ating Plastisol ay hindi siya basta-basta nakakabara ng mga screen. No? So kailangan lang natin siya ng mainit na heat gun para matuyo o kaya heat press. No? Samantalang yung water based naman natin, binabanlawan siya gamit ang tubig. No? Tsaka medyo kapag napabayaan natin yung screen, medyo mabilis siyang matutuyo. Pero mas madaling panimula ang water based. No? Yan. So may comment si Sir Jericho, tabud. Yan. So PX lang ba ang size na gamit mo sa overlay, sir? PX. Ano po ba yung PX? Ah, yung ano, yung pakain. Opo. Pixel lang po yung nilagay ko sa stroke. Yes, mga 3 or 4. Ah, 3 or 2. Mga ganun lang. Maliit lang po. So, depende yan, sir eh. Depende yan. No? May mga nasanay sa 1 lang. May mga nasanay sa mga 2. So, ako, okay. Para safe lang, ha, ginawa ko siyang 3. Yan. So, sabi naman ni Sir Cyan Nox, yeah. So shoutout po, ako po yung 8 years old na nanood kanina ng webinar yan. So si Sir, na 8 years old lang, nag-enjoy siya sa kanina sa webinar namin gamit ang ating Photoshop. Diba? Nakakatuwa, 8 years old. Kahit bata pa siya, willing na siyang matuto. Diba? So wag na tayong magulat na isang araw maungusan tayo ng mga ganyang klase ng bata. Na bata pa lang, interesado na kagad matuto. Nanonood pa ng live. Diba? So, nakakatawa yung mga ganyang bata. So, sabi naman ni Sir Tom Perez, Boss JJ, miss na miss mo na talaga si Boss Junel. Ano yon? Spiel niya yan. Ha? Joke lang, boss. Salamat. Anong spiel? Mali yung spelling mo, sir. Di ko lang mabasa ng maayos. Okay? So, sabi naman ni Sir Gerald, salamat, Sir J. May bago na namang natutunan. Ayan. So sana nga, no, sana nga meron tayong nakuhang technique pagdating sa pag-edit, pero kanina naman kasi talaga na ituro ko na 'yan, no, sa ating webinar. Okay? Ah, spiel. Okay. So hindi ako familiar sa salitang spiel, no. Salamat sa ating tagapagpaliwanag sa likod ng camera. Yon. So spiel nga pala, tama. Ayan, spiel niya. Opo, no. Pasensya na po, no, dahil nag-iisa lang tayo ngayon, kaya lahat ng linyahan ni Kuya Junel ako muna. Yan. Meron ba akong nakaligtaang comment? So salamat kanina sa mga nanood ng webinar. Ilan ba kami? Umabot kami ng 60 plus, no, 62 na attendee. Ayun, may nagpaliwanag na, sabi ni Sir ni Ma'am Kabigon, ni Sir Kabigon Nelson Mokia, linya daw ni Boss Junel yon, sabi ni Sir Tom. Oo nga, no? Linya niya yun eh. Kaya lang, oo nga. Salamat, Sir Tom, ha? Salamat, Sir Tom, sa laging pagnood ng ating mga webinar. Okay? So, hindi ko kasi mabasa yung mga comments sa ibang branch, no? Kaya talagang sayang naman. Sana lumipat sila dito sa main para mabasa natin. Okay, so ganito lang, kasimple. Yan. So yung iba, iba-ibang klase kasi ng registration mark, no, yung ginagawa nila.
Okay? Yung iba naman, silip lang sa pagtatatak ng t-shirt. Ako, silip lang ako. Hindi ako gumagamit ng mga rehistro kapag nagtatatak ako ng silkscreen. Kaya lang, medyo syempre, medyo komplikado, medyo matrabaho, pero pwede yung silip. Biro mo, kapag ililipat mo na sa damit, sisilipin mo pa, tsaka kapapahid. Minsan, bago mo masilip, tuyo na yung screen. Kaya pagpahid mo, barado na. No? So, mas maganda pa rin kung meron tayong registration table, yung line table. No? So, alam ko, magbebenta na rin kami ng line table. So, mas malaki ang kita sa screen printing kumpara sa digital. No? So, sabi ko nga sa experience ko, may pagkakataon na may nagpa-print sa akin ng 100 pirasong damit. No? So, ang puhunan ko lang doon, 1 kilong pintura. Pero ang balik nun, magkano na? Nasa 4,800 na yung balik nun. Diba? Ang laki ng kita. Kumbaga, hindi ka pa mamumuhunan ng 1,000. Pero ang balik sa'yo, 1,000-1,000 na. Diba? So, sa mga interesadong pasukin ang screen printing, meron tayong webinar bukas. No, alam ko si Kuya Jonel ang magwe-webinar bukas. No, o kaya si Kuya Korens. Yan. So, mga biyasayan sa ating screen printing. So, lahat ng tanong nyo about screen printing ay pwede nilang sagutin bukas. So, alas 10 na ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kagaya ng setup natin kanina. Okay? So, para naman sa mga gustong matindang webinar, punta lang po kayo sa ating Uniprint website. So, makikita nyo dyan yung ating nakalagay webinar. So, makikita nyo dyan yung ating schedule or lineup. So, click nyo lang yung ating pinaka-topic. Then, makikita nyo dyan yung ating registration link. Kung saan lalagay mo lang yung pangalan, apelido, contact number, at email address. Then, makakapasok ka na sa ating webinar. So, libre lang po yan. No? At kung halimbawa, interesado ka naman sa ating mga packages, meron din tayo sa ating Uniprint website. So, pindutin nyo lang yung ating catalog. So, nandun lahat yung ating mga packages. So, pwede nyo yung i-upgrade kung halimbawa hindi nyo gusto yung ating L120 printer, pwede kayong mag-upgrade. No, kung halimbawa ayaw nyo ng 15x15 heat press, pwede kayong mag-upgrade into A3 size. No, pwede yon. Meron din tayong semi-automatic na mga Maxtec. Pwede tayong mag-upgrade sa ating mga packages. Okay, so shoutout ko lang si Sir Don Jake na nagpunta dito last time, no, na attendee lang ng webinar. Tapos, bumili na rin siya ng kanyang package. So marami kaming attendee ng webinar na sa una, nanonood lang, bandang huli, nag-a-avail na rin sila ng package. Okay, so maraming salamat po sa sumama sa akin ngayong gabi sa panonood ng ating live stream. No, so kita-kits ulit tayo sa Lunes. Kung di ako nagkakamali, meron ulit akong webinar sa Lunes at saka sa Linggo. No, para sa mga gustong pasukin ang mundo ng printing business at walang idea sa iba't ibang klase ng ink, iba't ibang klase ng printer, meron tayong webinar sa Linggo. No, para yan sa mga gusto pa lang magsimula or gustong pasukin ang printing business. Okay, so libre lang yan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, meron tayo laging webinar ng Lunes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo. Palagi yan. Every Friday, puro editing. Every Monday naman, puro digital. Tapos, every Saturday naman, puro screen printing. Okay? Yan. Yun. So, yun lang para sa gabi na to. Kung halimbawa wala kayong mga question about editing, no? Ulitin ko ha, pwede kang mag-edit sa Photoshop, pwede kang mag-edit sa ating AI, at pwede ka ring mag-edit sa Corel. Pare-pareho lang silang makapag-edit, no? Walang kailangang comparison kung alin yung mas maganda. Pare-pareho lang yan. Maraming salamat, Sir King Mark San Juan, sabi niya. Thank you din, sir. Replay ko na lang po yung tutorial. God bless po. Opo, mabilis lang naman ginawa. No? Mabilis lang natin tinapos yung ating layout. Yan, no? Diba? Yun nga lang, yung font, hindi natin nakuha ng sakto. No? Pero, goods din. No? Hawig naman. Yan. Medyo hawig lang konti. Yan. So, mahalaga tama yung spelling. Okay? So, magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Kasama ko na si Kuya Jonel.
No, so maraming maraming salamat sa mga nag-attend ngayon. Panoorin nyo nalang yung replay kung sakaling hindi nyo nasimulan yung ating live stream. So, maraming maraming salamat po. Ako po ulit, si Kuya Mo JJ, no? Ang lagi nyong kasama sa webinar about digital. Maraming maraming salamat po. Okay.